Amen. Isa sa klase ng mga kalalakihan na habulin ng mga chicks, mga babae, pinapangarap sila. Ano yun? Sigma male. It's all about their ambition and drive. Kaya very attractive sila. Very pinapangarap ng mga babae. Na sana in the future siya na lang po ang makatuloy ko. So, because of ambition and drive, ginawa unang 15 yan is pray natin. Number one is, maalaga po sila sa relationship. Once na pumasok sa relationship, din, alam nila yung needs and responsibility once na pinasok nila yan. Number two, they like independence. They don't rely on others. I rather solve my own than relying to others. Ganun po sila. Ganun kaya sa relationship, ganun po sila. I rather solve it with my own. Doon kasi sila nakapag-iisip ng maayos, lumalabas ang ideya pag mapag-isa. Kaya they respect privacy. Next, they are perceptive. Alam nila kung nanluloko ka, masasayko ka nila. Alam niya, so when it comes to relationship, ganun din po. Alam niya kung nilalamangan mo siya or niluloko mo. Alam niya yung honest, alam niya yung fake o plastic. Next, they have big heart, gentlemen. Malaki po ang puso ng sigma male. Ibig ko pong sabihin, when it comes to relationship, I rather take care of our relationship bilang business partner, kaibigan, sa pamilya, kaysa naman sa mga materialistic or sa power or kahit ano pa yan. Mas mahalaga pa rin yung pakikitungo sa kapwa, sa relationship. Ganun po sila. And the next is, he like to be challenged. Ibig sabihin, intellectually and emotionally, gustong-gusto po nilang na-challenge sa buhay. Mas lalo silang nagiging excited na lumaban sa buhay. Na-challenge kasi gusto nilang mag-grow, gagaling, tatalino. Andyan na lahat. Ganun po ang mga sigma male. That's why it's very attractive sa mga babae. Next, hardworking. Masipag po magtrabaho ang mga sigma male. Kung may goal po sila sa buhay, may dream sa buhay, sige, trabahoin nila yun. Tingnan mo si Elon Musk, yung billionaire. Talagang tinatrabaho niya. Ang goal niya na mabuhay ang tao sa Mars. Alam niyo yun, yung mga ganong mindset, iniisip nila yung future. Gaya rin ni Bill Gates. Ang dami po, iba po sila. Magtrabaho talagang, they go for it. They go for trabaho. Masipag ang mga sigma male. Next, he is respectful. Marespeto po ang mga sigma male. Lalo na sa mga, alam mo yun, sa mga katulad din nila na matulungin, nire-respeto po niya. Tumataas po. So, paano yung mga bastos? Kahit na po. Kahit sila, ganun po, kalakas ang kanilang emotion. Kahit nababastos sila, respeto pa rin. Importante kasi yung relationship. Next, he looks for solution. He looks for solutions. Kung may problema, hindi yung tao ang ina-atake nila. Yung problema mismo, hahanap sila ng solusyon. Ganon po. And next, they like practical jokes. Hindi yung jokes na ginaganyan, pinupok mo yung puwit ng kapwa mo, o yung mga classic comedy na nagaganyan ng sasampal ng ulo, toy, may sound pa na ganon. Lockdeck, they don't like that. They don't like that. Yung practical joke, yung may aral ba? Joke na nga, may natututunan nga pa. Ganun po ang mga sigma males. Next, he is good in money. Magaling po sila magpadami ng pera. Mautak sila. To cut it short, financially intelligent ang sigma male. Okay? And the next, he is organized. Ma-organize po siya sa plano, sa everything, sa kahit saang lugar, ma-organize po ang mga sigma male. Parang FBI, no? Ma-organize yung pagkakuan ng kuan. Puzzle. Ganun, magaling po sila sa analytical. Ang mga sigma male. Hindi lang sa financial. Next. Equal to partner. Equal for her. Learn from you. Not a competition. Ayun po. Hindi po competition kasi ang relationship sa kanila. Or sa kanilang partner. Ini-equal niya. Hindi po competition. Kung matuto si lalaki, gusto niya matuto rin si babae. Ganun po ang mga sigma male. Nililabel niya. Pero ang problema, tignan niyo yung case ni Johnny Depp in Amber Heard. Kasi si Johnny Depp, I considered him a sigma male. Sigma male kasi kaya minsan, sa pagiging equal ang tingin sa misis, naabuso na yung tawag nating under. Hindi miskilala kita tayo, they do not listen.
di masculine tayo, di do not listen. Naabuso rin po ang mga lalaki. So, yan po ang mahirap pag, yun nga, equal ang tingin mo sa babae. So, next. He isn't materialistic. Ferrari, magandang big screen, flat screen TV, big house inlet, sa gitna ng island, alam mo, hindi po materialistic ang Sigma Male. They prefer buy na classic car na tumataas ang value. Bahay, house, inlet. They rather buy old classic paintings kasi tumataas yung value niya. Alak. Yun, alam nyo yan yung point ko. Yung value ang tinitingnan niya. Kahit wala sa itsuri. Hindi sila materialistic. Mas importante pa yung value. Ganun po ang mga Sigma Male. Lastly, honest. Very honest po ang mga Sigma Male. They do not lie. Straight sila. Straightforward ang mga Sigma Male. They do not lie. They say it. So, yan. Yung mga characters ng mga Sigma Male na very attractive sa mga babae. So, to cut it short, i-conclude ko po. Ang mga Sigma Male po ay napakalakas when it comes to emotion. Mas mataas po ang EQ kaysa IQ. EQ means emotional intelligence. Napakataas po. Wala pong makakatalo sa kanila when it comes to emotional intelligence. At ito pa, they are good in financial intelligence, analytical intelligence, in practical thinking. Ganun po ang mga Sigma Male. So, yon. Ang topic ngayon na napag-usapan natin, bakit sila habulin. So, yun po, tol. Salamat ulit at sa susunod na video, kita-kita tayo. Thank you!